Sa ibang balita, nanawagan na rin ang North Atlantic Treaty Organization o NATO sa China na maghinahinay sa mga ginagawa nito, partikular sa maritime dispute nito sa mga kalapit bansa. Ayon kay NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen, dapat ay maging responsableng bansa ang China na itinuturing na pinakamakapangyarihan ngayon sa buong Southeast Asia. Sinabi ni Rasmussen na may responsibilidad na dapat gampanan ang China bilang permanent member ng United Nations Security Council. Kabilang dito ay ang pagkilala sa international law at mga patakaran na ipinatutupad gaya ng sa South China Sea, kung saan maraming bahagi nito ang pinag-aagawan ng magkakalapit bansa, kabilang na ang Pilipinas.